humanap ng pagkakakitaan. At then, Rick, yun yung mga day old na loans na ito man niya, kaya nilalagyan ng magnegosyo sa bakuran. May seeds yan na bunga, di ba? Negosyong agrikultura. I mean, pwedeng dayuhin ang production ng nursery ng kakao. Kasama si Amy Boyko. Ipili ang ating programa kasi. Makinig sa mga eksperto. Doktora Corazon Occidental, Engineer Rosendo So, at Doc Sosie De Leon. Agree ako dyan! Magandang araw ako po si Amy Puyko at ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw kasama ko po ang ating dalubhasang veterinaryo, si Doc Sosie De Leon. Hi, Doc! Hi, Amy! Anong mga topic natin ngayon? Sa ating mga viewers, lagi kayong makikinig sa amin, mapupulot kayo. Ulit-ulitin nyo, mamili kayo. Pagkatapos, kung ano yung napili nyo, ulit-ulitin ninyo. And then, kung naman tumawag kayo sa amin, walang problema para makatulong ang programa nito. Opo, speaking of, marami nagme-message sa atin na sabi niya, ay gusto ko po matuto, Luke, sa egg production. Meron ako na basta sino matuto sa egg production, beekeeping, at yung pagda-rabbit dog. Marami nagtatanong tungkol sa rabbit. Nagugulat niya ako biglang nagme-message sa akin kasi ako personally po nag-share ng ating mga programa. Kaya yung iba dumidirekta sa messenger ko. No? So yung iba po na hindi ko nare-repent, pasensya na po kayo. Pero we're trying our best na i-accommodate po ang inyong mga tanong. Tanong, yeah. Okay, Amy, tanong ko lang. May mga nagtatanong sa atin. Siyempre, normal yan. Interested sila. Sino ba ang contact person doon? Paano ba ano ba yung na-expect nila? Sinong sasagot? Paano ba ang ating gagawin dyan? Opo, ganito, sa bawat ano namin video, meron po doon nakalagay na comment section. Pwede nyo pong i-message doon at sasagutin po kayo ng staff ng Manila Times TV kung paano namin kayo mako-communicate directly. Mahirap kasi pagka nag-communicate tayo doon sa comment section lang, di ba? Kailangan natin ilata ng ating mga privacy. So, mag-comment lang po kayo doon, may message po namin kayo. Kami po ang mag-message sa inyo. Ayan. At huwag silang mahiya. Kasi yes. ang knowledge kasi hindi naman basta dadating sa iyan eh. Kinakailangan, nandito na ang programa natin, kinakailangan ay magtanong sila at sasagutin natin. Tama ba? Oh, sabi nga, seek and you will find. Diba? Yes. So kailangan hinahanap mo ang iyong mga alaman. Kasi sabi nga natin, importante na meron kang alam. Lalo na kung gusto mo magsimula ng negosyo. Kasi sayang naman ang pera mo. Basta-basta lang na mag-i-invest ka at wala ka namang knowledge talaga. Oo. Di ba, Doc? Yes. Alam mo, nangyayari din sa akin, pabisan-bisan. Pumasok ako ngayon, pumasok ako sa day old bullets. Nisan, bitine. Naku, kinakailangan pala, idibig. Idibig yung mga chicks, no? So, buti na lang nahabol ko kahapon on the 9th day dahil dapat daw pag lumagpas ng 10 day ay mahihirapan na. Anyway, didiscuss natin yung pagkakataon. Ano? Next time, yan. Yeah. Marami silang matututunan sa atin sa mga poultry kasi sa susunod na mga araw, puro poultry naman pag-uusapan natin, Doc. Pero, Doc, balita ako na pakunahan ka na ata. Tama ba ang balita? Oo, kahapon. Kahapon, nag-second shot ako. Kaya lang, napansin na misis ko habang kumakain kami. Parang nagtatagal ko pero nagsasalita na raw ako ng Chinese. Nag-Chinese ka? Sino ba? Hindi, okay. Okay naman, ha? Okay naman. Ano sabi mo sa misis mo? Ni hao. Ni hao ma. Mga ganun ka. Wala ko, ulang ko. Ni hao. Actually, sa aming bali, lima kami, kami senior na mag-asawa pero frontliner din. Tapos yung tatlong anak ko ay mga frontliner din, ano? So naging priority kami. Sa lima, dalawa sa amin ang second shot. Pero okay naman, so far ganun ako naman. Okay naman. Pero sabi nyo ako nila is normal naman daw yun kasi nag-a-adjust na yung body mo doon sa vaccine. Bali, Doc Sosie, ngayon, medyo pinag-usapan natin last time, puro mga itlog di ba? Meron tayong balon, meron tayong second duck. This time, iiwalay naman tayo. Ano ba yung sabi nga nila ang itlog, kumain ka ng itlog para ang ikaw ay bumidog. Ito naman, kumain ka ng duck.
Oo, nang ikaw ay lumakas. You know what I'm sabi sa atin, yung mga bata tayo. So ngayon, pag-uusapan po natin, gatas ng kalabaw. Ah, bago doon, dadagdag lang akong info, Amy. Alam mo ba sa buong mundo, sa Hollander, mga taga-Netherlands, isa sila sa mga matatangkad na tao. Ha? Alam mo ba yon? Oo. Oh, alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit? Kasi ang Netherlands... Oh, malalaki sila. Alam mo, may may study na ang mga Hollander o yung mga galing sa the Netherlands ay kuwan sila. Oo, nagpo-produce sila ng maraming gatas eh. So may relasyon din ang gatas sa well-being, sa tangkad, sa healthiness ng individual. Yes. Kaya ngayon, Doc Sosie, pag-uusapan natin ang tinaguri ang superfood. Ito nga po ang gatas ng kalabaw. Kaya abangan niyo po yan. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, kasama ko po ang plant manager ng DBF Dairy Farm na si Miss Jenny Rose Noguera. Hello, ma'am! Hello, ma'am! Hi, Miss Amy! Hi! Ma'am, parang gusto ko yung ano mo, yung pwesto mo as plant manager. Nakikita mo lahat kung paano ginagawa, pero parang nakaka-pressure din. Oo, ma'am. Lalo na pag kami hawak ang tao, yun talaga yung nakaka-pressure. Pero, ma'am, sige, pag-usapan natin itong dairy processing or itong mga milk na binibigay ng ating mga kalabaw. Ma'am, anong klaseng kalabaw ba yung ginagamit natin para dito sa ating milk production? Bali, ma'am, ang ginagamit naming kalabaw, yung Mura Buffalo. Ah, Mura Buffalo. Yes, sige nga, ma'am, ano ba yan? Eh, ma'am, sila, ma'am, yung mga ginagamit na kalabaw para po talaga sa milk production. Kasi mas malakas po silang maggatas compare po sa Philippine carabao natin. Ah! So, kung ikukumpara natin, ilang beses siya mas malakas mag-produce ng gatas ng kalabaw? Bali, ma'am, kasi per milking, ang Mura Buffalo, mga 6 liters to 8 liters. Pagka yung mga Philippine carabao lang po natin, yung mga water buffalo po natin, nasa 4 liters po to 6 liters po ang average po nun. Oh, itong Mura Buffalo ay saan natin nakukuha to? Kasi familiar ako dun sa Philippine carabao. Pero itong Mura Buffalo ay parang ngayon ko lang nadinig. Oh, ma'am. Parang inangkat siya galing India. Parang Indian buffalo po siya. Tapos, paano kayo na rin nagparami? Tama ba? Yes, ma'am. Bali, bumili lang ng 10 kalabaw yung company owner po namin. And then yun, ma'am, unti-unti pong dumami yung kalabaw. Sa ngayon, ma'am, mga nasa 60 plus na po yung kalabaw namin sa farm po na kinagatasan po. Oh, from 10 to 60? Yes, ma'am. Wow, ang galing ng ang bilis ha. Ilang yan? Parang ilang years bago po na dumami ng 60? Yun lang, ma'am, ang hindi ko masyadong kabisado kung ilang taon. Kasi nag-start si DBF, 20 years na po kasi ang DBF eh. So mga 1999, mga ganun. So sa span ng 20 years, from 10 carabaos, Mura Buffalo to 60 Mura Buffalo. So yun, palaki ng palaki yung production nyo. Kasi mahirap lang talaga mag-alaga. Lalo na pagkabuntis, ma'am, yung kalabaw, mahirap pong alagaan. Maselan. So ma'am, dito tayo sa low fat. So kasi nagkakaroon tayo ng separation of fats kasi alam naman ng lahat na mataas ang fats ng carabao's milk compare sa ibang gata. Opo, yes ma'am. Oo. So, hindi pwedeng basta-basta na iinom ka ng gatas ng kalabaw kung nagda-diet ka naman kasi tataba ka lang. Tama? Yun ang tendency. Hindi naman ma'am. Kasi si fatty, yung fat naman po ng kalabaw ay mga good fat naman fat po sila. Opo, hindi naman po sila mga bad fat na sinasabi sa ibang gatas. Kasi ang gatas ng kalabaw, ma'am,
Yes, po. Ang fatty acid niya, ma'am, is monounsaturated and polyunsaturated, which is good po sa health po natin. Eh, bakit nagkakaroon pa tayo ng mga low fats? Yung low fat, ma'am, para lang talaga yun sa mga very conscious na gusto talagang mag-diet. Ah, so para lang din maalis yung, ay baka tumaba ako kasi. Oh, yes, ma'am. Parang assurance lang na, ganon. Oo po. Meron naman po siyang, meron naman pong recommended na daily intake si ang gatas ng kalabaw based dun sa, ano namin naman, sa nutrition facts na nakalagay po dun sa label na per day, 250 ml po ang i-co-consume nila. Ma'am, kasi sabi nila, superfood ang gatas ng kalabaw. Pwede ba natin expound pa? Oh, yes, ma'am. Kasi ang gatas, ma'am, ng kalabaw, kaya tinawag na superfood. Kasi marami, ma'am, siyang nutrients na pwedeng ibigay sa katawan po natin. Like yung carbohydrates, mataas po ang carbohydrates content ng gatas ng kalabaw compare, ma'am, sa gatas ng kambing saka gatas ng baka. Mataas din, ma'am, ang energy level na makukuha po natin dun sa gatas ng kalabaw. Pati naman protein na talaga naman pong kailangan ng katawan po natin araw-araw. Yun, ma'am. Kaya po tinawag na superfood kasi may vitamin C din po siyang, may mga vitamins din po na content yung gatas ng kalabaw. Saka nabasa ko merong vitamin A, vitamin D. Oh, yes, ma'am. Kaya maganda po talaga sa katawan. Kaya, ma'am, yung mga magulang, sinasabi nila, inumin mo yung gatas ng kalabaw kasi lalakas ka dyan. Diba? Ganun naman sinasabi ng mga magulang sa atin. Uy, naalala ko, ha? Dito sa Nueva Ecija, ang karaniwan, yung gatas ng kalabaw ay hinahalo sa mainit na sinain. Kanin. Yes, ma'am. Oo. Opo. Masarap parang, yun, ma'am, eh. Kung breakfast, pa, yun iniisip ko yung gatas ng kalabaw, pwede siya sa umagahan, sa tanghalian, sa hapunan. Kasi yung iba, hinahalo naman nila sa ulam. And yung iba, pang merienda, dessert. Oh, ma'am. Gawain ko din yan, ma'am. Hinahalo ko sa kanin. Kasi masarap talaga, hindi ka magsasawa. Yan, ma'am. Oo. Ayan, napunta na tayo sa milking, no? Galing sa inyong pag-process. Pero balikan mo natin itong milking. Sa pagkagaling sa milking, bago dalhin sa inyo, nasabi mo nga, tinetest niya sa laboratory. Kasi yun nga, pag-usapin natin, mabilis siyang tapuan ng bakterya na nagkakos sa kanya ng pagka-spoil, yes, or pagka-panis. Paano naman natin masosolusyonan yung pagka-panis ng gatas ng kalabaw bago makarating sa inyo? Bali, ma'am, pagka during milking nga po, ma'am, kailangan malinis yung kalabaw. Malinis, okay, yung maggagatas. Tapos, ma'am, pati yung container, kailangan malinis din. Malinis din. Ang ginagawa po namin, nililinis yun, ma'am, tapos nilalagyan, binabantuan po ng tubig mainit para po ma-kill po talaga yung bacteria na nandun sa container. Yan, ma'am. Bali, ma'am, kasi ang ginagawa din po, pagkatapos po na mag-milk ng mga manggagatas, pagkatapos po ng milking process, dinadala po nila agad yun sa amin. Kasi ayaw po nila mapanis yung gatas nila. Kasi once po na dumating sa planta yung napanis, hindi po namin yung tatanggapin, ma'am. Mare-reject po sa process, sa milking testing po namin, ma'am. Oo. So yung storage nila, meron ba silang certain storage para dito sa mga gatas na kalabaw? Nakatulong ba yung proper storage? Yes, ma'am, makakatulong din. Pero ma'am, kasi ang tinatanggap po talaga namin, mga fresh na gatas. Meat. Opo. Kasi mas maganda pong i-process yung fresh compare po dun sa mga na-ipo-frozen na. Yung fresh po, ma'am, kasi kahit sa ang line po namin dalhin, pwede. Unlike dun sa mga frozen na kailangan pa po namin talagang suriin ng mabuti kung pwede po namin i-process or hindi po. Kasi napag-usapan natin yun sa mga bahay. Tatalon lang ako. Gano'ng katagal pagka sa bahay na natin pinasterize ng ating mga gatas ng kalabaw? Pagka, ma'am, sa bahay nyo ipapasterize yung gatas ng kalabaw, hindi naman po siya kailangan mag-boil. Hindi na kailangan maging boiling, dumating sa boiling point po ng gatas ng kalabaw. Basta, ma'am, maramdaman mo na may init dun sa may pag-top mo dun sa lutuan mo,
may mainit ka ng maramdaman, pwede na yun, ma'am. Tapos, palamigin nyo po agad kung hindi nyo pa naman i-co-consume. Kailangan po kasi mapalamig agad yung gatas para tumagal po yung shelf life. Speaking of shelf life, ano ang normal shelf life ng gatas ng kalabaw? Normally, ma'am, ang sa amin kasi nasa 9 days kapag ka na-pasteurize. Pero ma'am, pag hindi nyo po na-pasteurize, pwede po siyang ma-spoil ng less than 2 hours. Less than 2 hours? Yes, ma'am. Ganun kabilis? Opo. Lalo na ma'am kapag ka naiinitan yung gatas. Oo. Sayang naman nakuha mong gatas. Yes, masano ma'am. Po ba ang benta ng gatas sa inyo? Ay, yung sa binibili po namin, ma'am, nasa 80 pesos to 90 pesos ma'am ang bilihan, ma'am, ng gatas ng kalabaw ngayon. Tapos, yung process, ma'am, yung pasteurize na, nasa 200 plus, ma'am, ang benta po namin sa market, ma'am, sa, meron kaming in-house, ma'am, sa May Talavera. Nasa 200 plus po yung, ano, yung price po, ma'am. So, yan, Miss Jenny, pasensya na. Okay lang, ma'am. Ang daming ganap. Ganun talaga, ma'am. Ganun talaga, ma'am, eh. Kahit kung personal yan, ma'am, may mga problem pa rin na ma-encounter. Oo. Ay, sana nga makapunta ako dyan sa inyong, ano, eh, plantation. Malapit lang pala. Nasa likod lang pala. Pwede naman, ma'am. Opo. Open? Ah, open yan. Kahit na yes, may pandemic. Sa kanila daw, Doc Sosie, 9 days ang tinatagal ng mga pasteurized milk nila. And then yung mga flavored milk naman nila, umaabot ng 14 days. Ngayon, ma'am, meron din kayong ibang product maliban dito sa pasteurized milk. Meron kayong mga yogurt, pastillas, yes, and fermented tea. Yes, ma'am. Ma'am, pwede mo ba kaming i-ano, paano ba simulan itong yogurt? Kasi yung sa gatas, medyo familiar na ako. Marami na tayo na-interview. Pero yung paggawa ng yogurt, paano ba? Bali, ma'am, sa yogurt kasi, una, itatest din po natin yung mga gatas na gagamitin para po dun sa production ng yogurt. Bali, ma'am, sa yogurt, meron kaming Greek yogurt, meron din kaming yogurt milk drink na may mga flavor. Bali, ma'am, sa yogurt, ang process niya, sa yogurt milk drink, i-heat niyo lang, ma'am, siya ng nasa 85 degrees Celsius. And then lalagyan nyo po ng mga other ingredients like yung may water, ma'am, kasama yan. Saka para po hindi ganong viscous yung Greek na ma-produce po natin. Sinasamahan po natin ng water. And then meron din po yung skim milk para naman po yun yung kakainin ng bacteria na nandun sa may gatas ng kalabaw saka po nung nasa may starter culture. Nilalagyan po kasi ng culture yun, ma'am. So, ito yung good bacteria, ha? Baka yes, ma'am. Yes, ma'am. Good bacteria to, ma'am. Kaya pagka yung mga nagda-diet, ma'am, gusto nila yogurt kasi parang mas mabilis yung metabolism. Opo. Yes, Doc Sosie. Sige, Demi. Sinabi mo, ma'am, na Ma'am Jenny, na 5 days ang tatagal. Ibig sabihin, pag napili ba sa inyo yung product, dapat i-consume ka agad o hanggang kailan pwedeng i-consume ng consumer? Bali po, kung sakaling, yung mga consumer po, pag bumili po sila ng product sa amin, meron po kasi kaming in-house na sa Talavera din po. Kapag may mga bumibili po sa amin na from Talavera, luluwas po sila ng Manila or mag-ibang lugar po, like sa Baguio, Manila, ganyan. Meron po silang lalagyan, parang ice cooler, mga cooler, tapos dun po tatagal yung produkto. Pero kung wala pong cooler na dala si consumer, saka kung ayaw po nilang ilagay sa cooler, tatagal lang po yung products po namin ng within 2 hours. Pero kung halimbawa may cooler at nakarating siya sa bahay, ha, ilalagay niya ba sa ref yan o paano? Dapat consume it na many days? Kailangan po, kung hindi po nila i-consume agad, pagdating po nila sa bahay, ilagay po nila sa ref para po ma-maintain po yung temperature requirement po ng product po ng DPF. Aabot po siya, Doc, ng 9 days kung gano'n po katagal yung nakalagay doon sa may expiration. Naka-indicate ba doon sa late expiration? Papa? Yes po, naka-indicate po. Basta po nasa proper storage po, nasa proper storing po yung product po, tatagal po siya ng naka-indicate po doon sa label po namin. Nabanggit kanina about yogurt.
Marami na ba mga Pilipino na talagang nagko-consume ng yogurt? Kasi mga European countries, mga Caucasians, talagang sa breakfast nila, yogurt talagang karamihan din sa kanila, no? At tayo pa mga Pilipino, masasabi mong natap na yung market for yogurt? Before po kasi, ang production lang namin ng yogurt, nasa 40 liters per week. Ngayon po kasi, Doc, nasa ano na kami, nasa more or less nasa 200 liters per week na po kami ng yogurt na pinaprocess po. Per ano po yun? Wow, per flavor. Oo. Sabihin, ang laki ng yes, laki na nag-jump ninyo yung yes, 5 po. Volts. Oh, why? Bakit? Siguro po na nagkaroon na ng knowledge yung mga consumer na maganda pala sa katawan yung yogurt. Kasi mabilis nga po yung metabolism mo kapag pag uminom ka ng yogurt. And then may mga good bacteria rin po kasi na nandun sa yogurt po na aming pinoproduce. Yung yogurt nyo ba, may mga kasi flavored. So, ano-ano mga flavor yan? Meron kami mang plain, meron kaming mango, strawberry, and blueberry. Oh, pero walang strawberry. Meron ma'am, strawberry. Blueberry, strawberry, mango, tapos plain po. Ang pinaka bestseller po namin ay yung blueberry and strawberry. Yun din yung favorite. Pagdating sa yogurt, yun po talaga yung pinukuha ko. Strawberry sa blueberry. Kasi ang nag-ano eh, di ba? Yung asim. Oo, masarap talaga siya. So, galing po sa yogurt, yung kesong puti naman, ma'am. Sa kesong puti naman, ma'am, ang process nun, hihit lang po natin ng 55 to 60 degrees Celsius. And then, i-drain po natin yung pinaka nakuha nating, sa nakukuha namin, yung pinaka solid part ng milk. Yes po. Mm. Yun po, dina-drain lang po natin yun. After po, lagyan ng suka. Suka po kasi yung ginagamit namin para po dun sa coagulation part po ng coagulation process po ng keso. Parang yung sa traditional po, suka, saka po asin para po dun sa ingredients. Naka-indicate sa naman po yun sa aming packaging. Oh. Sa inyo, suka lang, walang asin? Meron ma'am. After po madrain, saka po natin lalagyan ng asin. Gano'n naman tinatanggal ng buhay nitong keso puti nyo? Pagka ma'am naka-vacuum packaging ka, maabot na ng 6 months to 8 months. Uy, matagal ah. Yes ma'am. Unlike dun sa iba na nakalagay, nakabalot sa saging, sa dahon ng saging, maabot lang ma'am siya ma'am ng mga 1 week to 2 weeks po ma'am, mga ganun. Oh. Nasa packaging po kasi talaga ang buhay ng ano, ang ikatatagal po ng shelf life. Ma'am? Paano pagka nabuksan na natin? Gano'n na lang katagal ang buhay nun kasi na-open na natin yung pack. Once ma'am na na-open yun, kailangan ma'am ma-consume po natin immediately. Kasi hindi na po namin ma-assure na tatagal siya ng gano'n, na, sa naka-indicate po na expiration date. Siguro ma'am, within 3 to 5 days ma'am ma-consume po yun. Jenny, sa marketing niyo lahat ba ng, siyempre daily collection yan, actually, gumagamit yan ng Mura Buffalo. Twice a day kinokolektahan niya, di ba? Madaling araw. Madaling araw, anong oras? Tsaka ano yung susunod? Yung sa farm po namin, kadalasan, kinukuhan po ng milk, mga 5 to 6 a.m. po. Then sa hapon naman, Doc, mga bandang 5 na po. May mapapalamig na po. Pero yeah, ang gatas po kasi na... Apo, ang kinukuha lang po kasi naming gatas talaga, yung sa umaga lang po. Kasi yung mga nakukuha po namin sa morning, yun na po yung pinaprocess namin ng araw po din yun. Ayun, galing. Meron para sa tao, tapos meron din para sa maliliit na karabaw. Yes. O, kasi, kinakailangan mag-lactate kasi kinakailangan. Pero naka-bottle feeding na lang yung mga ulo, di ba? Opo. Yes po. Oh. Ang galing nun. Natuwa ako dun. Parang ang cute sa ka. Parang ang sarap magpadgatas ng mga yung maliliit na kalabaw. Pero Miss Jen, kailangan ko muna patuloy ng ating usapan. Kailangan lang muna natin mag-break. Pero sa ating pagbabalik, Miss Jen,
alam ko na superfood itong ating gatas ng kalabaw at medyo mahina ang, bali mataas yung demand pero konti yata yung supply, tama ba? Bakit mataas ang presyo ng gatas ng kalabaw kumpara sa mga imported na milk dito sa ating bansa? Sagutin niyo po yan sa ating pagbabalik. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Balik po ang Agree Ako Dyan. Miss Jen, yun nga, nabanggit ko kanina, ay para sa mga imported na gatas, mas mataas ang presyo ng gatas na kalabaw na pre-produce natin. Bakit po? Yung mga imported na gatas po, kasi mga milk powders na yun, ma'am. Tapos ang milk po natin, kumbaga, nandun pa rin yung mga nutrients na kailangan po ng tao. Saka ang gatas po kasi ng kalabaw, ma'am, hindi katulad ng gatas ng baka na mas mataas ang production. Kasi ang gatas ng baka, ang minimum, ma'am, niyan per milk po nasa 6 liters. Compare po dun sa gatas ng kalabaw na kung wala pong breed talaga yung yung kalabaw na gagatasan po, mababa lang talaga po yung production ng milking po nila. At sinasabi mo, mas mahal yung gatas ng native o yung ating local dito, ganun ba? Opo, yes po. Saka yung supply din po kasi nakaka-apekto rin po sa pricing. Kasi ang supply po natin, hindi po niya kayang sustentuhan yung pangangailangan po ng market. Oh, saan na part ng Mangkulat, Hungary, o Brazil? Saan galing? Alam ko po, India po eh. Ah, India. Opo. Jenny, more or less, ganong karami ang bukalo ninyo or animals ninyo na ginagatasan? Sa ngayon po, sa 60 po na, sa more or less mga 60 na kalabaw po naming alaga, mga nasa 20 po yung ginagatasan. The rest are dry, di ba? Opo, opo. Hindi po kasi kayang pagsabay-sabayin. Pinag-aaralan po. Akala ko kanina, lahat yun, yung 60, eh, ginagatasan nyo. 20 lang pala. Yes, ma'am. Baby, may dry period sila eh. Kaya dapat yan na, Jenny, pagbutihin lang. Alam ko, mas na nasa ibang system ka sa marketing ka. Pero yung nagpo-produce, talaga minsan nagda-dry na. Andiyan yung maraming sobrang dry, tama ba? Opo. Pag mga bandang, ano po talaga, mga bandang August to October, doon po yung dry po talaga, dry season po ng gatas. Doon po talaga kami nahihirapan din magkaroon ng supply. Paano niyo ma-augment yung requirements? Bali, ang ginagawa po namin doon, yung mga matatagal lang shelf life, nag-i-stock na po kagad kami pagka po nasa season po talaga na malakas po yung gatas ng kalabaw. Halimbawa po, mga January pa lang, mag-i-stock na po kami ng keso since yun po yung matagal lang shelf life. And then kapag po dumating na yung August, yung mga liquid product na lang po yung gagawin po namin. So mapasok tayo dito kasi sabi mo, medyo kulang nga yung supply natin, mataas yung demand. Pero ngayon ba, ilan ang sinusuplayan nyo? Saan-saan lugar na rin kayo umabot? Abali ma'am, sa more on south po kasi kami eh. Lahat ng supermarket na meron po kami. Tapos may mga institutional po. Supermarket man sa mga SM, ganyan. Sa mga hypermarket. Meron po kami sa mga grocery po doon, ma'am. Bakit, South? Kasi alam ko marami din, marami din dairy doon. Pero bakit, South, kayo napunta? Andun, ma'am, yung mga taon. Maraming establishment. Kumbaga, kasi pagka dito ka sa going north, opo, mayroon din silang, kumbaga, province na, ma'am, eh. Meron mga naglalako-lako din dito. So, doon po sa gawing hindi kayang i-reach nung, kasi ang gatas ng kalabaw po talaga sa province po talaga, eh. Pagka dyan po sa south, parang mainganyo yung mga tao dyan na bumili ng product galing probinsya po. Amy, baka hindi kayo nagkakaintindihan. Pag sinabi niyan south of Talavera, not necessarily
After NCR na yung Batangas, tama ba? Oo, Jenny. So, ang market ninyo is for on Lower Bulacan, tsaka NCR. Tama ba? Apo, apo. Ah, okay. Yes. Ay, isip kong South agad, Laguna. Aba, marami silang kalaban doon. At marami rin, marami nagde-dairy dyan sa South. Yun ka. Dahil, kaya yung reaction to, ganun na lang. Ay, tatanong ko, Jenny, although sa paggawa kayo, no, ha? Ng mga gatas. Pero kung juicy ba ang Talavera? Eh, mainit si Talavera kung kumpira mo sa mga South na sinasabi ni Amy. Ay, Batangas, Laguna, tama ba? Apo, apo. Yung nagagawa ng mga 4B, ay nagagawa ng T3? Nagagawa din naman po, Doc. Nagagawa po. Kasi may mga dairy industry na rin po sa ano eh, sa yun nga po, sa Batangas. May mga kalaban na rin po kami doon. Kaya hindi na po namin sinubukan pang suungin muna. Okay, sa marketing naman. Sa marketing, sinasabi niyo, may kalaban. Anong best product ninyo? At saka yung iba naman, ano man naman best product na Manila? Sa amin po kasi, kung titingnan po talaga, ako po kasi sa, hindi po sa pinopromote ko talaga yung product namin. Pero kung titingnan po kasi yung mga product ng iba, naka-frozen. Which bakit naka-frozen kung fresh yung ginagamit, di buwa? Kasi yung sa amin po talaga, fresh milk na yung sa pasteurized po namin, wala pong kahalo-halong tubig po yan. Fresh na fresh po yung gatas po ng kalabaw na ginagamit po namin para pumaproduce yung pasteurized milk. Ang hinahaluan lang po talaga namin yung flavored, pero hindi naman po ganun kadami. Tapos, yung sa Greek yogurt and yogurt milk drink, yun po. Bali, halos lahat naman po ng product namin, tingin ko mas maganda compared dun po sa mga nakikita ko sa market. Jenny, ha? Susumbong kita sa Philippine Carabao Center. Okay. Ang Philippine Carabao Center, marami rin sila, di ba? Di ba kakompetensya mo yan sa marketing? Kakompetensya din po, pero tinutulungan din po kasi nila kami. Bali yung mga kooperatiba po ng PCC. Yun po yung mga nagsusupply po sa amin ng gatas. Kaya katulong po namin si PCC. Apo. Healthy competition. Apo. Oo, lalo na ngayon na Jenny. Masipag yung nag-head diyan ng PCC. Si Dr. Ronnie Domingo, tama ba? Siya ngayon na nandiyan eh. Apo. Sa susunod po, yun nga, sinasabi natin, ang supply natin ay bali, ang production natin ay umaabot ng south ng Talavera. Ayan na, para clear. Naligaw ako doon kanina eh. Okay. Pero, export ba tayo, ma'am? Export po. Hindi pa po, ma'am. Hindi pa po. Kasi nga kulang pa yung supply. Mm-hmm. Yes po. Saka yung shelf life din po kasi hindi kaya kung mag-export. Oo nga, so 9 days, saka 14 days. Oo po. Miss Jenny, sa iyong 3 years diyan, meron bang mga challenges na pinagdadaanan ng inyong kumpanya? Ano yung mga karaniwang nagpapasakit ng iyong ulo? Yun nga, ma'am. Yun nga po kadalasan yung pagka nasa market na po yung product po namin. Nagkakaroon po talaga kami ng complaints na yung produkto po hindi po umaabot sa naka-indicate po na shelf life. Which is kapag naman po chinek namin yung retention sample, yung mga retention sample po kasi yun yung mga representative po ng whole batch po ng process po namin. Kung halimbawa po meron po kaming 100 liters na pinarases na pasteurized milk, meron po kaming 3 pieces ng 100 ml as retention sample po. Na kapag po meron kaming complaints na nare-receive, yun po yung chine-check po namin na naka-control po yung storage. Bali po, kapag na-check po namin na okay na may retention, tapos sinabi po ni customer na hindi po umabot sa shelf life, ina-explain na lang po namin na possible nga po sa supermarket o sa distribution nagkaroon ng problema na hindi po na-maintain yung temperature requirement po ng product. Tama yun.
Ay, sabihin, may control kayo. Yes po. Ibabangga natin doon sa mga nakalabas para kung may magreklamo, aba, meron kami na ito. Ito, tama ang stories. Yes, po. Yes po. Meron po kaming ganun sa lahat ng produkto po namin. Pero ma'am, yung hindi naman sa supermarket, di ba, sa loob na inyong planta, nagkakaroon din po kayo ng mga problema niyan. Ano yung mga karaniyan po na yun? Pagka ma'am, nagkaroon ng problema yung mga machine, kasi once na nagkaroon yung problema yung machine, madedelay po yung production po namin, yung pagka-process po namin. Ganun po yung mga nagiging problema. Na medyo naaagapan naman po kami kasi may mga technical staff naman po kami. Asok sa machine lang, hindi yung supply mismo. Hindi naman po ma'am. Sa ngayon, hindi naman po. Opo. Kung magkaroon naman ng problema sa supply, ikinocoordinate po namin yun sa marketing po namin na ito lang yung na-receive namin na gatas. Ito lang yung maibibigay namin sa inyo. Ito rin maisiserve namin ng orders. May coordination naman po. Sabi mo kanina, daily, no? Kukunin nyo ngayon, ibebenta nyo din ngayon. Opo. Ganun po. Tanong doon, Jenny. Lahat ba ng kinukuha, lahat ng production yung kinukuha, lahat ba yan ay bayad o pwede keke? Dati po kumapayag yung before pandemic po, kumapayag po yung mga kooperatiba na cheque po, 1 week po ang terms. Eh ngayon po kasi talagang pandemic, parang kailangan din po nila. Nagka-cash on delivery po kami, cash on pick up po. Ganun po ang nangyayari po ngayon. Yun po yung maitutulong po namin sa mga kasama po namin sa industriya. Okay. Miss Jen, thank you po sa inyong time at sa pag-share sa amin ng inyong mga kaalaman tungkol po sa paggawa ng mga produkto galing sa dairy milk. Ayan, maraming. Amy, bago tayo magtapos, isang tanong na lang. Anong forecast mo, Jenny? Kinakapos ba tayo? O anong plano ng kumpanya ninyo? Ganon kayo, Sven, hanggang kailan kayo magpo-produce at magpaparami pa ba kayo ng Mura Bufalo ninyo to augment the problems sa your page? Bali, ipagpapatuloy pa rin naman po namin yung pagpaparami po ng Mura Bufalo kasi nakakatulong na, kasi may mga trabahador po kami na kailangan po naming tulungan din. Kapag ka po kasi nagsara si company, sana po papasok yung mga tauhan po namin? Eh, sa panahon po ngayon, ang hirap po makahanap ng trabaho. So kaya po kahit mahirap po talaga ngayong panahon po na to, pinipilit po namin na hindi masra po yung company po na pinagkatrabahuhan po namin. Yan po, nagtutulong-tulong naman po kami. Tapos sa supply naman po, hanggang may gatas po ng kalabaw, magtutuloy-tuloy lang po yung DPF. Ang galing. Totoo po ako sa inyo kasi yung imagine 20 years na yung kanilang company. Ganon siya. Nga. Diba? Oh. 20 years, pero, it starts maliit tapos lumaki ng ganito kalaki na inaamot na yung Bulacan at mas malaki pang lugar. Nakakatuwa. At yes, magpapalaki pa. Magpapalaki pa sila, yes, eh. Magpapalaki pa. Oo. Magpapalaki pa sila. Oo. We're hoping na umabot tayo sa buong Pilipinas. Masubayan ng gatas ng kalabaw. Kasi sabi nga, superfood ang gatas ng kalabaw. Malaki ang naiaambag nito pagdating po sa kalusugan. Kaya maganda na lahat ng bata ay makainom ng gatas ng kalabaw. Miss Jenny, thank you po ulit sa pagsama sa amin. Yes, baka yes, makapasyal yes. Kami dyan. Bakit? Malay mo. Makalibot. Opo. Thank you rin, ma'am, sa invitation po. Thank you po. Sa atin mga kababayan. Yes, Doc. Dada, magpapasalamat lang ako po. Opo, pasyal po kayo dito. Meron po kayong freebies. Hindi, papasyal ka rin. Papasyal ka rin, pero may freebies, ha? Opo, may freebies. Okay po. Ayan, hanggang sa susunod dito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan.